countermen. Uh-huh. And this is it, the Hilda pocket pick na nilabas ng SRG. 1-1 na ang kwento ng laban na to sa huling entablado ng MSC 2024. Sino kaya ang unang makakalamang matapos ang Game 2? Punta na tayo sa ating casters. Casters, kayo na to. Napakahusay ng mga hero drafting dito ni Michael Angelo aka Coach Arcadia. Nilabas ang Tams, tapos nilabas pa yung Amazona. Baka may bump pa yan. Nasa Amazon Arena nasa kasi Amazon tayo. Nasa Amazon Arena kasi. Ang galing mo doon, eh! Tama yan. Waring-waring na ako dito kasi ang link in-open. Ang kwento kasi ng kwento ng storya na to. Ng sige, ano yung kwentong storya na yan? In-open ng dalawang team na to ang link. Kumbaga mag-link ka. Yun ang gusto nilang gawin, eh. In-open din sa M-Cup. Ginamit ni Kyle DC. Ngayon nilabas ang The Ultimate Counter. Si Hilda. Nako, ewan ko na lang kung ay, pero wait lang ha. Iniba niya yung una niya. Iniba niya, usually purple ang una ni Kyle dyan. Sabi niya, ay, pupunta sa purple yan. Dito na tayo agad, boss. Dito na lang tayo sa orange. Oo, may information agad si Yums na. They're not here, they're not here. Nasa orange. Okay, iba yung rotation na ginawa ng Falco Safety Brand. Tatlo agad. So, ibig sabihin, ganito ang titignan natin, Ate Chantella. Magkakaroon tayo ng tinatawag nating MLBB minigame. Ayan. Hindi importante mga turtle dito. Ako naniniwala. Oh, purple. Purple ang importante dito. Oh, ito yung una nating minigame, yung purple. Mamaya pag tumagal-tagal, kasama na rin yung orange. Hop! Hoy! Nakuha! May Kyle DC! Sila yung unang, yun yung prize mo sa mini game eh, yung purple bomb. Yung purple flicker para kay Yams. Punish mo, Bes! Punish mo! Punish mo, Bes! I-punish mo, Bes! Para hindi maulit! At na-punish! Yan! Kasi, yan ah. Alam na natin na napigilan na. Yun lang kasi yung magiging tinik sa tusok. Alam na mga iba't ibang mga nagliling yan, no? Yung mga ibang nagliling kasi kapag ganyan, bad pitch na yan eh. Yung purple, yung ano. Silipin mo. Anong tawag sa game, guys? Purple ah. Pero let's be realistic. Ang tawag ng mga Pinoy dyan, blue. So, ang tawag ng mga Pinoy dyan, ang call dyan, yung purple ko. Yung blue ko pala. Yung blue ko. Kasi isa mamaya, yung red ko. At nakakay-kay lang bola. So, mag-stick tayo dito sa kwento. Chantel, tignan natin. Kasi ang galaw ng SRG, kakounterin nila si Kyla Tizzy. Kasi ang kwento ng mga nang... Dapuro kwento ako. Anyways, ang gusto ko lang sabihin dito. Kwentong Pinoy. Ang nangyayaring pattern dito, it's all about the assassin. Yan. Bumalik na eh. So, yung mga pasan sa mga ranked games. Nandyan na yan eh. Nandyan na. Kung baga, masaya na sila. Tapos na ang panahon na nag-pipredrin ako. Gusto ko na link naman. Oh, hindi na ako mag-aabang basta-basta. Ito, pagalingan na naman ng mga jungle. Pagdating doon sa pagre-retry, dumating na tayo sa point na hindi na matagal yung ano eh, yung retryhan na mangyayari. Oh, wala na, galawan na talaga to. 1-0 oh. Up. Pero kung ako si Yams, iti-take ko yun eh. Parang good win pa rin kasi napilitan na buy time kasi yun eh. Ang problema, walang ult si Yams dito. Pero actually, hindi naman kailangan masyado ng ult. Oo. Pero tignan natin, may ult din si Kram ha. At dito natin ngayon, si Kram na nga, ay ginamit na ang kanyang Contract Inferno para mag-zone ng mga players dito pa ito si Vibren. Habang si Yums, dumediretso na rin. Ginamit na yung Heart Guard para mas mapabilis pa yung pagsusunat na ginagawa nila at babalik doon si Kyle DC. Yum, 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 yum! Sabi nito ng Flav KC na makalim dito. Oh. So, hanggang sa mga panin ng Devil's Blades. Oh. At napakagandang damage! Dalawang ganda po tayo sa side ng SRG. Flav DC, pinasa kay Kyle DC at tinakdak. Nakita mo naman yung Devil's Blades na yun. Ang tawag doon sa ginawa ng F-Cup, ano yun? Fake back. Ah. Fake back sila. Oo nga pala, kasi si Kyle DC nung time na yun wala rin buhay, pero sabi niya, okay na kahit wala akong buhay. Bigyan niyo lang ako ng space at nandun yung kanyang katisi, brother. Grabe si Kyle Tizzy dito. Alam mo naman, ang katapat niya dati noon, Barats. Ngayon siya yung gumagamit ng Barats. At another blue, another purple. Secured kay Kyle Tizzy. Second minigame win para dito sa Falcons AP Brent. Alam din nila pala yung gagawin. Ang ganda ng fake back na yun kasi na naman si Yams, hindi pa siya level 4 nun eh. So wala pa siya ng mga pangpalakol gaming. Kumbaga kung level 4 siya nun ni Bastoria eh, mas namula siguro sa liga siguro si Kyle nun. Wala pang level 4. Sabi ni Kyle, oh kaya pa to kahit kalahati buhay ko. Lapan tayo. Ngayon, ship tayo sa turtle. Tignan natin kung may gank na mangyari kasi pag mga ganito, dapat gawa ka na ng cross map play. Parang ganyan. Dapat naka-ready ka ngayon. Ayun nga lang, nabigyan dito ni Super Marco. Dadaan sa ilalim ng tore. Huwunin ka ngayon! At papatikiting pa nga dito si Kyle DC. Dapat sa Blaze para masecure yung kill. Pero mabaliktad yata si Super Marco. Kaputi ka na! Outplay ni Super Marco dito. Dalawa na wala. At nakalasin pa si Kyle DC. Nandito si Yams. Bumapanat. Pero mag-isa na lang siya. Polish mo, boy. Tinusok. Flicker out. Tignan natin. Normal hits. Ito na yung ano. Dinosaur. Kaya naman patay na dito si Yums. Apat na play.
face mo naman. Rapal ko si Fibre yung humabol sa kanya. Yam-yam-yams. At nako, medyo kailangan na ata muna ni Yam pumutrip ng ote. Ate mo, Chantel, medyo na yan. Nalalambot na yata eh. Nalalambot na ata. 0-3 si Kuya Yams ngayon. Kulang sa protina. And again, ang problem, ang trabaho kasi ng isang Hilda, ganun talaga. Kailangan ma-protina ka para... Buff ka talaga. Buff ka talaga. Kumbaga, brusko ang tao. Alam mo naman si Kuya Yams, napaka-brusko niyan. Napaka-brusko niyan. Pero napaka-bait niyan ni Yams, napaka-lambing. Uy, kwento mo yung sinabi niya sa'yo nung isang araw. Eh kasi naman, sabi ko sa kanya, tatagalugin ko na lang ha. Sige, sige, sige. English ang kasi ang nangyayari. Sabi ko, Yams, ganito ha, pag pogi yung kalaban mo, sorry. Oo. Pero pag mas pogi ka, sabi niya, I would not let that happen. Pero nangyayari, Yams Lama once again. Ako po. 3-0, 3-0. 3-0, minigame. Sa game. Minigame win, number 3. Minigame. Ganun kasi pag may linye. Oo, kailangan mo talaga mapanalo. Kaya naman 5-0-2 na. Dito si Kyle TZ. Tsaka yung rotation kasi nagawin dito ng gustong gawin ng RSG. Oo. Ay, SRG. SRG, wag ka malilito. Sorry, sorry, sorry. Shout out sa Raiders. Shout out sa Raiders. Sa mga Raiders natin dyan na nakasuporta din for sure. Oo. May gusto silang gawing pattern kaso napipigilan kasi yung pattern na yun. Ang problema kasi gusto nila mawala si Kyle TZ para maganda yung laruan ni Seikis. So hindi na nila nagawa yung Hilda mission. Oo nga eh. Kaya Hilda mission, naging prepare si F-Cup dun eh. Na alam nila papanata tayo ng Hilda. Wala naman na tayo paki dito sa pagong na to eh. Oo. Kumbaga bonus na lang to pagong. Ang totoong laro, makuha natin yung purple. Makuha natin yung tawagan ng mga Pinoy, yung blue. Kaso yun nga lang, dahil nakukuha nga dito ni Galdisi yung tawag ng mga Pinoy na blue, nakukuha din nila yung pagong. Oo. Kaya naman lamang ngayon, ang Falcon si Epibrin. Pero konti lang yung lamang eh. Konti lang yung lamang, pa-2K lang eh. Oo, no? Parang napanood ko kasi game 1 game 2, nahahabol pa rin eh. Oo, barya lang kay Butters yan eh, yung 2K na yan eh. Oo, kasi palang nalaway ni Butters, 500 na agad eh. Agad din ako kasi may pattern kasi eh, no? Na nalulugi lagi yung F-Cup sa bandang dulo. Kasi ang strength ng SRG ah, kung matatanong mo lang, teamfight talaga siya. Oo nga eh. At inamin din mismo ng Falcon, hindi naman sila mukha. Yung sinabi mismo ng Falcon sa Epibren, kung babalikan mo yung interview, hindi sila mechanically action gifted. Kumbaga sinabi nila na yung pagdating sa pindutan, hindi naman sila ganun kalakas. Kasi ang lakas nila, macro. Teamfight, teamfight talaga. Teamfight tapos after ng teamfight, may objective. Objective. Pero itong SRG, teamfight ang lupit talaga eh. Oo, mabilis yung mga fast hands. Oo, fast hands. Sabi nga natin mga bata pa kasi mga players, so hindi pa medyo kumikikiam yung hands. Oo, hindi pa medyo nagdalak. Anong pasans pa yan? Di pa kikiam. Na, pero jokes aside guys, kita naman natin na talagang grabe din mag-teamfight ang SRG at madami nakapansin yan, kakasimula pa rin. Oo, kaya wala nga, pala ng MSC. Feeling ko kaya nga pinili itong Lilia kasi yung Lilia may capability to survive eh. Oo, hindi na siya masyadong iisipin na depensahan dito ni Ogwen palagkataon. Oo. Tignan natin ha, kung makakatipigil pa ba dito yung SRG. Kasi kanina, kuna talaga nila dahil dun sa Ruby. Oh, Shakers. Ito kasi, Kyle. Oh! Ito sa blades na ko. Pagkabalay na lumalalim. Ay, sobra naman yung mga chicken and bacon. Oo. Sobra naman yung mga shaken and bacon. 1v1 with the great one sa bottom side. May payanig pa yun. May payanig dun sa may tori. Kung nagkataon lang. Pero kita mo, napakatapang ng mga junglers natin eh. No? Ang, oo. Kung nagkamali ka lang ng isang pindot or ng direction, baka may nabigyan ng moment na yun. At play yan na kasi yung tawag dyan, Chandel. Yan. Hindi, ano na talaga. Parang yan na. Uso na ngayon yung sa meta. Pag nagra-rank kayo, uso na ngayon yung marami kang pinipindot. Oo. So kapag na medyo... Medyo nag-FPS drop ka, Eagles ka. Shoutout pala sa ROG. Yan. Kasi pag ROG gamit mo, di ka mag-FPS drop. Shoutout din sa mga ano natin dyan, sa mga Clippers natin dyan. For sure, yung mga highlights nyo, may crewhan na. May crewhan na to, hindi boss. Hindi na puro teamfight lang. Oo, oh, may crewhan na to. Pin, go. Yun na yun. Puro highlights na. Eto na, Chantel. Magkaka-blue-purple na naman, ha. Magkaka-agawal na naman. Muna. Turtle muna. Unahin ni na Kyle. Oo, nakapwesto na agad sila ngayon, ha. At si Kram na naman. At si Yumsa nandito sa may bandang harap. Missile experts muna tatamaan. Pero si Innocent, napakasakit na. Ginamit na rin dito na welcome. And Cardizin masasecure dito yung Turtle. Pero nga lang, sakit ang damage yun ng mga players sa SRG. Four blades ang pinakita. Kram is still alive. Si si Kais, dinamit na rin Super Marco. 1-4-9, 1-4-9. Nagbabang ngayon si Flop. Si Owen ngayon, magiging sacrifice. 1-4-1. But that is a jungler for a post vibe. Chantel, word. Hashtag word. Hashtag word. Hashtag words. Hashtag it. Para dito sa side of five. Save Ren. Napaka-worth it. Kaya nakuha din nila yung Turtle. Pero mabilis agad. Yung pagsakit talaga dito ni Innocent. Pinilit din nila makalahati dito yung buhay ng Tori dun sa may gitna. Ito na yung kalakasan ng Selangore Giants. Nawala sa isip ko. May Angela pala, te. Oo nga pala. Angela na yan. Yan yung magiging problema. Kasi once na naka-plus of Oasis na yan,
Anihil na yan. Kumbaga, hindi mo na maano yan. Hindi mo na mapipigilan na basta-basta mabiburst mo yung kalaban eh. Oo nga pala. Kailangan na ano dito, bago, habang sumasakay pa lang, dapat mabiburst na yung sinasakyan. Oo. Para wala ding movement speed na maibibitaw. Nakayams ka yan. Napiling ko nakay Stormy ang bola. Kailangan perfect ka... Yung kanyang heart guard. Oo, perfect execution si Stormy. Kasi isipin nyo mabuti mga kabayan, mga kabarong. 3K lang ang kalamangan ng Falcon City Brand dito. Nangyari na to kanina. Nararamdaman ng SRG na kaya naman nila late game. Kasi kung suntukan ng laban, ako masasabi ko, Royal Rumble, lamang lagi SRG. Oh, kasi sa mga teamfights, yung mas matatagal-tagal-tagal-tagal talaga. Oh. Mas talagang tumatagal. Saglit lang, inom lang ako. Medyo... Oo, oh, sige. Nakakahihigan, tignan eh. Take your time at medyo mainit din talaga ang laban natin. Pati yung lugar natin dito. Oo. Oh. Ay, shoutout nga pala sa mga kasama din natin sa venue. Jam-packed na naman. Jam-packed na naman. Arena. Grabe yung mga Pinoy dito. Maraming salamat. Pasensya na po kung hindi kami kagad makakapagpa-picture kasi kailangan agad namin pumesto dito. But then again, SRG holding on to a specific team fight skirmish na gusto na naman nila mapanalo. Again, makumukunat sila. It's the same strategy as game number 1 and game number 2. Hayaan mong lumamang yung F-Cup sa una at tayo magiging bida sa huli. Makabigin. Yung game 1 parang kabado 20. Ang nangyari eh. Kabado 20 tayo doon. Na-split lang talaga eh. O, kasi nagka 8-0 tapos bigla naging 10-7 at nabaliktad pa. Okay. So ngayon para sa side ng Falcon Safety Brand, kailangan ma-secure nila kasi kanina game number 2 na agawan. Oo. Si pareng tusok si Kyle TZ. Ito si Kyle TZ, nakuha niya naman yung kanyang purple dito, Chantel. So ano na, 5-0 na. 5-0 na ang ating minigame update. Oo, oh, minigame update. 5-0 na si Kyle TZ sa purple. Pero ganun din kasi si Seikis eh. Oh, sabagay. Wala din ang gugulo kasi kay Seikis. Oh, wala nang gugulo kay Seikis. So masasabi ba natin na nagagawa ni Yams yung trabaho niya kahit namamatay siya? Oh, kasi mas advanced din siya. Dun sa pwestuhan, may vision pa rin na pwede ibigay. Parang delikado yata dito sa may, sa may middle lane if ever. Parang iba yung movement dito ni Kuya Yamsa. Yamsa, parang tagilid ang ano. Babe. Ayun, ako, tatlo players yung panagkataon. Nagugutom na si Yamsa. Ano kung si Kyle ang papanatan? Oy, Kyle, tumakbo. Mambalicious. Pero tignan natin. Ay, hindi magbabak. Hindi magbabak. Oo, naghiling-galing lang. Kasi na-reven dito, na yung juggler lang din naman ng SRG ay nandoon kanina sa may pwesto ni Kyle TZ. So sabi niya, okay, mag-lifesteal lang ako sa mga jungle ko din. Pero Winter Crown na si ano, si Seikis ha. Ang tanong, alam ba to ng Falcon sa AP Bren, nakapag-check ba ng item? Pero si Super Marco din, naka-winchant na. Si Pew ang harap dito, meron siya black shoes. Then dito, nandito si Yams. Kalahati ang buhay ng Lloyd. Kabado 20 na ako, Chantel. Oo, kahit ako nakakantal na rin kung sino una papasok at pumasok na nga doon si Krama. Pero mga kalahati ang buhay, look at Yams, pumasok na. Blazing do it para dito kay Innocent. Pero ang napakaganda nga lang dito paggamit doon. Naminawas yun, dediretso pa rin. Ginamit na rin yung Defense of Blades para mag 4 Blades. Aalis ngayon si Innocent at nakita mga asis si Kais. Kylan and Pro Pylan. Kyle at TZ. Nahuli niya si Seikis. Winter Crown ka, boy. Pero Winter Crown ang kamatayan. 12-2 at hindi na nga maglo-lord. Look at the instant replay. Tingnan mo sa nakatango si Kylo. You look at the replay. You watch the replay, Bobby. Tingnan mo. Binanatan niya si Seikis. Nag-winter ground. Pero okay lang kasi nagamit na halos lahat ng skill. Chantel! Ako dahil dyan, wala yata bebe-pesa para sa side ng SRG. Mamatay pa nga dito si Stormy at si Kram. Sasalubungin ng mga players dito na side of Falco Save Friend. At patay na rin double kill para dito kay Super Marco. 14-13 para sa ating almost 12-13-minute game time. Nagkaroon na ng malaking kalamangan ng Falcons AP Brent sa tinagal-tagal ng game 1, game 2 na never silang lumamang ng isang magandang teamfight. Yun lang pala ang kailangan. Magtago si Kyle. Sneaky. Sneaky-deaky. Sneaky-deaky. Oo, ano? Sneaky-deaky. Sneaky-deaky. Okay, kung Masters pasok si Super Marco, narinig si Mara Aquino. At ayan na, pumapanat. Double kill para kay Super Marco. And I think this is it. Chantel, tinan natin. Dalawa ang buhay dito sa SRG. Madedepensahan ba ni Kram at ni Stormy? Naku, dalawa na nga lang talaga yung natitira para sa SRG. May bit-bit pa isa, dalawa, tatlong minion dito. Ang Falco sa inyo, Brent, at kompleto din sila. Doon sa bilang, mukhang hindi na yata kaya tower lock na para sa kanila. Pero pinipigil ang panibig, Kram! Ano naman, Kram? Kram, ang unat mo! Parang awa mo na. Patay! Patay si Super Marco, patay si Kram! Pero walang taga-end! Wala si Marco! Buhay na ngayon si Yams! Naku! Si guys, mabuhay na rin. May dalawa ulit na taga-depensa para sa'yo ng SRG. Parang magbabak yata, Manjin, yung mga players ng Falcon Save Me Brand. Another game! Nagpak na!
Grabe ka naman, boss. Grabe ka, boss. Vengeance niya lahat eh. I'm vengeance. Ah. Sinalo niya lahat ng damage siya. At talaga namang kitang-kita natin, ha. Non-stop action. Non-stop MLDB on Sunday night. Ang dalawang teams. Sunday night, primetime night, 7:40 pa lang. Nagkahain pa lang si Nene ng kanin. Nay! Ito lang, malapit na yung sinaing. Malapit na yung sinaing. Mababaliktad mo ba ito, Ate Chantel? What you think? What you think? Kung babalik na rin, depende siguro kung maging maganda yung pagpasok ni Innocent. Or, speaking of pagpasok ka, pumasok na si Yums. At magiging target pa nga nila si Vue. Ginamit na rin yung black shoes at free para sa kanila napakaganda Vizel Expert. Ginamit na yung Purify! Hindi nagpapakita si KLTC. Eto na, papasok na. Tignan natin. Bala si Vue ngayon. Let's see. Seiki, Sampolato. 1K ka, boy. Superman ko medyo masakit ang damage. Dito na swell gum. Nandito na naman. Inuntok at pinapanatag. Superman ko double kill. Yun ang problema. Yun ang damage wala. Hindi pala si KLTC. Si Superman ko pala. Yung may extra proc ng damage. Napakasakit naman kasi ng mga Blink. Napakasakit naman kasi ng mga Tagos. Tignan natin. Dalawa ngayon. Ang patay sa bawat kupunan. Isang minuto pa para sa Lord. Oh, hindi pa tapos ang laban. Another game extended. Timeout OT. OT na naman tayo para dito sa ating game number 3. Pero may minion wave on side ng Falcon. Oh, Safety Brain. Oh. Si Kram na makakunat na rin. Ginamit na dito yung Winter Crown. Para kay Black DC. Pero makapatay yata. Hindi pa sasagay pa rin. Marco, Malemic Roar yan. Malemic Roar kanina kasi wala Malemic Roar eh. Sabi niya ito na yun eh. Ito na yung item na yun. Malemic Roar. At of course, ang laban. 2-1 para sa Falcon. Safety Brain. Kamunti ka nang madepensahan muli. What a defense mula sa Selangor Red Giants. Pero hindi pa rin kinaya ang lakas ng Falcons. AP Bren, ang lakas ng Pinas. Nadali ng parang awa mo na. Parang awa mo na, Kram! Parang awa mo na, Kram! Hindi lang kasi vengeance, may heart guard pa eh. Lahat na lang ibinubuhay.